B65 pulley. Ayan. Pang NMAX version 2. Pang Aerox. At NMAX dito. Ayan. Natatapos ko lang kalkalin mga bossing. Dayo from Batangas City. Medyo kinakalawang ang ano ko. Miling ko ah. Yung chak, kinakalawang na. Pati yung miling bed. Dalawang araw lang natambay. Dahil nasa araw-araw umuulan. Ito yung kanyang drive face mga boss. Nari-angle na natin yan. Siyempre. Pati yung kanyang pulley. Nari-angle na rin natin after kalkalin. Pati itong bed. Nari-groove na po natin yan. Fine linear groove. Dayo si boss. From Batangas City. Ayun. Kahit malakas ang ulan, sumugod sila dito sa shop. Kaya susulitin natin yung pagdayo nila. At makilang-ilan lang naman yung ating customer. Dahil napakalakas na rin. So eto, tingnan nyo mga boss na ikasana. Kung gaano ka pinong takbuhan. So hindi ko na ito bibiritin. Pinakita ko na lang sa inyo yung play ng bell. NMAX version 2 ng unit mga boss. Ayan sila boss, magkaangkas. Galing pa ng Batangas. Ang problema nito, ayan, sobrang lakas pa rin ang ulan. Problema nila ang pag-uwi. Kaya sinulit natin yung dayo nila. Ginawa natin yung pinaka-the best na pwede natin gawin sa CVT nila. At malayo pa yung kanilang pinanggalingan. At may kasunod pang unit, MIUI 125S, 90,000 plus odometer. Tingnan nyo naman. Napakatindi na rin ang pinagdaanan ng motor na ito. So nagpa-refresh si Bosch. Ayan o, tingnan nyo naman ang piston kung gaano kakapal ng carbon. Grabe. So namamatayan daw siya minsan sa takbo. At isang beses daw namatayan siya after 30 minutes sakalang ulit tumandar yung motor niya nung napagpahinga. So ibig sabihin nag-lose compression yung kanyang motor. Ayan o, napakakapal po ng carbon. Apaw na sa kanyang combustion chamber. Pero yung kulay naman ng kanyang head eh, sakto lang sa itinakbo. So alaga ito sa langis mga boss. Regular customer namin ito dito sa shop. Sadyang si bossing ay maagap lang magpa-maintenance ng kanyang motor. Ito naman yung kanyang black mga boss. Medyo may kamot, may guhit, pero hindi naman kapa ng kuko. Kaya para sa akin ay pwede pa yan. Papalitan na lang natin yung piston ng bagong piston ring. Goods na yan syempre. Pagka ganito yung black nyo mga boss, hindi pa nasasalat ng kuko yung kamot, ibig sabihin, pwede pa po yung gamitin. No? Palitan nyo na lang ng bagong piston ring. Hindi po yung kailangan palitan agad-agad. No? Tatagal pa po yan. Matibay po yan. Alagaan nyo lang sa langis. Tinatanggal lang ni Ben yung piston para maipakita ko sa inyo na malapitan kung gaano kakapal ang carbon deposit na nag-build up dito. Dahil yung kanyang head ay napakakapal talaga. Halos nakaangat na ng kaunti yung exhaust valve. Ito na yung piston mga boss. Ayan o. Makapal na talaga yung carbon deposit. Lalo na sa exhaust. Ayan, papansin nyo. May kamot din. May konting gas-gas. Pero okay na okay pa po yan. Hindi naman po nasasalat ng kuko. Kaya hindi natin kailangan palitan yan. So ito na yung ating ikakabit na bagong piston ring. Bagong valve seal. Dalawa yung valve seal na yan syempre. Original yan, Yamaha. Yan po yung ating ikakabit dyan, syempre. Original. Ayan. Nalinis na ni Ben yung kanya cylinder head. Ayan. Papansin nyo. Bagong port and polish. Yung piston, nagmukhang bago na ulit. Yung kanya cylinder head cover, ayan. Ayos na. Hindi nakagaya kaniginang naninilaw. So, bubuhin na po namin ito, mga bossing. Nalinis na rin ang throttle body nito, pati injector. Ayan. Buo na nga. So, ito, ngayon, idadiagnose na lang namin, tapos, ito to, no, ibabalik yung parameters sa original, then, good to go na po ito, mga bossing. Kaya maraming maraming salamat po sa mga patuloy na naniniwala at nagtitiwala sa aming Muntin Shop, lalo na sa mga dumadayo. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ride safe po, and God bless sa inyong lahat.